competition for certification in Estonian Eco Card. Yan, then. Pero hindi ko na-try yun eh, pero hindi po akong pinagawa kong official sa Department of Labor and Employment. Sino? Sekretary ko eh. Hindi, pantay na yun. Isa lang po ang, wala po akong girlfriend. Anyway, to Congressman Raymond Duque. Wala pa akong girlfriend eh. Sir, to the officers of the UCP, isa-isayin ko po. Si Sir Gerard Zeno, of course we have with us si Jerry, si Sir Nestor, Attorney Donelio, of course, Ma'am Dolores from Davao. Every time we have an activity sa Davao, she is an active participant sa lahat po ng activities po namin sa Region 11. In this part, Sir Art, maraming art dito, dalawa po ito, art dito eh, art masaya eh, art dito. Yung future mother ito po. Pumunta lang po ako dito para pumatid po sa mass. For the mass for the celebration of the 44th anniversary of the UCP. My coming over here is both personal and professional. Let me first share my experience as a personal friend to the UCP as well as its officer. Marami po kaming sekreto sa mga na kailangan po itama. Lalo-lalo na si Attorney Dolendo. Di ba, sir? Kailan din po si Kong Mendoza. Kasi every time po pumunta po mas kami sa Geneva, may pinupuntahan po kami. Di ba, sir? Sekreto lang naman po yan. But I am not at liberty to disclose because, of course, Congressman Mendoza is a member of Congress. Baka po ipakontent niya po ako. Kapag malapit na ako, ipakontent niya po ako. Well, before I continue, let me, of course, request the audience, the members of PUCK and its member, bigyan naman po natin ng masigurong gabo para pakain yung mga kumanta po kanina sa Dr. Sotogin. I understand that we are beneficiaries of the 40s. Kailan naman po natin yung isa sa mga authors po ng 4-piece dog is no less than Congress of Mendoza. Kailan pa kami natin. Sana po sa ito ang mag-offer na security of tenure B. Well, I have actually a personal commitment with respect to the security of tenure B. I think I was in college, that was first year college po ako. That was the first time that a bill on security of tenure was filed in the office. Wala naman po akong alam-alam doon, importante pa na yun. Now I had a chance that for the last 2 decades, I was appointed to be ng batas. I did it. So, nabito po yung measure on security of tenure. But hopefully, with the resurgence of the discussion at the House of Representatives, then, of course, no less than by Congressman Mendoza as chair of the DWG. Hopefully, this time, ay magtatumpay po ako. Para ano lang po yan eh. Kung nabasted po ako first time, it should not stop me from continuing yung kailangan po natin gawin. And that is, para po maipasa po yung security of the DWG. That is for the protection of the rights of the workers in advancing their interests.
Now, on the professional level, I would like to share with you that I think 2 years ago, or 5 years, 3 years ago, the same venue that we are now, wala po ito, hindi po ito natin magagamit. Hindi po natin ito nagamit. Bakit? Meron po kasing kaso yung AOCT. And by reason of my position, fortunately or unfortunately, I was the one tasked to decide the case. So, actually, mas lalo kung dumami yung white hair ko eh. Mahirap po yung kaso. It's an intra-union dispute. But with prayers and with guidance from, of course, the more senior labor leaders, yung mga experienced labor leaders, mukhang maganda naman po yung naging decision ko dun po sa labor dispute at DUC. And now, siguro, mas magiging maayos na po after 44 years of existence. We will expect that AUCP will soar higher in advancing the interest of the workers. Ang magdaragdag naman po namin sa Department of Labor and Employment ay meron po kami kasangga. Kasangga po hindi lamang po sa mga employer, hindi po sa mga magagawa. And that is the spirit of tripartism. In the spirit of tripartism and social dialogue, we need to have an able partner. And we found it in the person of the Trade Union Congress of the Philippines. So, patapakan po natin ang TUC. Nandito na po pala si Ma'am SP. Ma'am, legendary po din ata siya sa public sector. So, with that, gusto ko po, I would like to take this opportunity to thank the UCP for supporting me as then as head of the Bureau of Labor Relations. Kahit po mahihirap po yung mga kasong hawak ko, napapadali po eh. Because we try to set the cases, we try to speak, we try to discuss even the most difficult legal issues. Ako po bilang abogado, I would love to decide cases based on the pure technicality of laws. But my learning in the Department of Labor and Employment is that hindi po lahat nadadaan sa legal. In the field of labor relations, you must also consider human relations. Yun po yung importante. Ang hinahawakan yun po ay mga tao. At itong mga tao po ito, may isip po ito at may pakiramdam po ito. Kung gagamitin mo natin technically po yung batas, siguro ay wala po ako sa posisyon ko po ngayon. So, in one way or another, I owe my position to the labor sector, especially to the DUC. Maraming salamat po. Sana po ay mas maging kumisip po tayo, sana po ay mas lagi po tayo mag-inuman so that the Department of Labor and Employment will continue to have an able partner in promoting industrial peace. So in behalf of the Department of Labor and Employment, I would like to congratulate the UCP. Mabuhay po ang UCP! Mabuhay po ang UCP! Mabuhay po ang UCP!